yun, i-connect natin yung WiFi ng remote control at saka yung pinaka-drone. So ito, pindutin natin. Although connected na. Ayan, connected na siya. Connected na yung pinaka-drone natin. So babalik tayo ngayon. I-minimize natin ito ngayon. Babalik tayo ngayon sa DJI app. Nakalagay connected na. Babalik tayo nga sa DJI app. Ayan, ayun na siya, yung mismong pinaka-drone. Pag connected na siya, ibig sabihin, nakikita na yung pinaka-drone kung anong model may yung drone nyo. Ang model na ginagamit natin ngayon, tinitesting natin ngayon, ay ang DJI Phantom 3 Standard. So, para makita natin lahat ng galaw ng camera, pindutin natin. And ayan na siya, as you can see, nakikita yung floor. Ang nakikita natin dito ay yung kuha dun sa camera sa pinaka-drone natin. So may nakalagay. And then pagkatapos dito, mayroong rituals ang ginagawa sa mga first na nagpapalipad ng drone. So, pipindutin mo lang to. Ang gagawin natin ngayon, ika-calibrate natin yung compass. So, dito, nung pinindut ko yung gitna, may nakalagay aircraft status. Nakalagay latest firmware, and then, pipindutin natin ngayon ang calibrate. Calibrate. So, calibrate and calibration, may rituals lang ginagawa. So, iikot natin yung drone. Gagawin natin ngayon, paikotin natin sa 360 degrees. Over here. And then, zoom in na siya. Camera, pagagalawin natin. Edward, backward, forward,
akin. Then, paikutin natin siya 360 degrees clockwise. Clockwise. And clockwise. Left side ang ginagamit ko. Okay. Forward stick. Backward. Right side stick. Side stick, sideward, connect, up, record, 360 degrees. And balik. Okay, bababay natin. Masyadong mataas na. Sideward. Then, palalandingin na natin. Push the button down. Going down. Manual lang ginagamit ko, hindi siya auto landing. Ano lang ginagamit ko? Hindi siya auto landing. Itong stick lang. Dandan. Okay. Okay. Very good landing.
Thank you.